Salamat po. Magandang umaga po. Po. Eh, meron po kayong request na kay mga frontliners ngayon dahil sa malapit na po ang eleksyon at naghahanda na kayo. Kanino po niyo pinarating ang inyong request, Commissioner? Meron po kami last meeting may panawagan po kami at sa last meeting na pag-usapan na namin na mag-request na kami na iakyat-akyat naman yung classification namin, sir. Oo. Kasi A4.15 kami. A4.15? Number A4.15 kami. But sa classification bakit may .15? Hindi ko alam, ang layo naman. Ang layo naman namin, sir. Eh, kung hindi naman yung namatay sa amin na provincial supervisor, 40 years old lang, ang hirap ngayon, wala na mga ospital. Ngayon, ang target namin, 5 million pa. So, hanggang September 5 million 30, botante. Paano ba namin gagawin yan? Oo. Ay, madami-dami ho yun. Kasi, yung may 7 million po tayo na hindi bumoto 2 times, so na-cancel sila. Kansilado so, na. So, yan sila ang mga panawagan natin na mag-restore po kayo uli. Tapos doon naman po sa bagong 18 years old, 4 million po sila doon ang dapat marami, mag-register. Marami pala yung 2 beses hindi nakaboto. 7 million po, mga 400,000 pa lang ang mag-restore uli. Ay, naku, madami. Baka kasi hindi nila alam na sila yung 2 beses nang hindi nakaboto, ay baka akala nila ay okay pa rin yung kanyang restro. Okay, announce na lang po sa mga radyo. O tama, paalala TV, natin. Kasi, opo, basta 2 beses susunod-sunod hindi sila nakapag-boto, pati na yung barangay election, kakansilahin sila ng computer. Kaya panawagan po namin sa mga mayor at sa IATF, kung pwede po, i-prioritize nyo naman ang election personnel namin sa public para maka-barangay satellite registration na po kami. Oo, kasi kayong humaharap eh. Opo, tsaka kailangan nung pasukin talaga ang barangay eh. Hindi pwede yung mga... pagpasok mo sa barangay, wala ka namang vaccine, hindi ka vaccinated. That's a very delikado. High risk sa tao namin. Ngayon ba, bakit tumabagal? Paano ba ang paraan ng registration? Open pa rin po kami hanggang 5 o'clock. Pati po sa NCR ngayon, open na po kami. Face to face o yan? Meron pa kami Sabado. Oo, meron pa kami Sabado para doon sa mga estudyante. Pero talaga pong yung natatakot po talaga ang mga tao lumabas. Siyempre, kahit na lalo na po yung mga yung may mga edad na, di ba? Opo. Sana kung total, meron naman po mga vaccine na dumadating, baka naman po pwedeng singit lang kayo muna. Ipasok na lang yung mga COMELEC personnel dyan. Kahit hindi naman po lahat. Kasi 6,500 po kami all over the country. Ilan lang naman sa amin ang senior? Siguro 1,000. Malaki na yun. Senior lang ba? Kakayanin ba September 30 pag hindi po kami vaccinated? Ang pinakikiusap nyo yung mga senior nyo? Hindi, yung mga senior po, nakalinyo na po sa registration. Okay. Maganda naman po ang sistema, lalo na dun sa Quezon City. Mm-hmm. Pero sa yung hindi senior, yun nga, naghihintay ka ng ng dun sa dulo-dulo, kung wala kang comorbidity, wala kang asthma, wala kang high blood, wala kang diabetes. Yun nga, yung namatay na supervisor namin sa Cavite, walang comorbidity yun. Senior, so, walang vaccination yun. Senior na rin ba yun? 40 years old lang namatay. That's a loss of an important life, no? Oho. Kailangan po kasi sa election natin, kailangan po ang registration talaga. Kasi ang turnout, ako personally, tingin ko ang turnout mababa talaga eh. Oho. Like Palawan, tingnan nyo, ang national average natin sa turnout last election is around 70% eh. Mataas po yun. Sa Palawan, with the pandemic, 60% po ang turnout ng tao. Kahit umulan, bumagyo, pumila sila. Ayaw talaga nila i-divide ang Palawan. Ayaw. Sumoto sila, sir. Issue naman yun. Ibang issue. Ngayon, ang Palawan, may problema din sa COVID. Sabihin, kaya ng COMELEC natin na mag-manage ng eleksyon during a pandemic. Okay. Ngayon lang, kailangan lang talaga mag-reistro ang tao. Opo. So, para naman po makapasok kami sa mga barangay, i-vaccinate na ninyo yung mga election assistant at election officers namin. Opo.
para tuloy-tuloy na ang kasi by September sa kalahon ninyo 30. Mga ilang porsyento ang may re-register nyo by September? Nako, pag ganito kabagal, wala eh. Yung 4 million na dapat target sa 18 years old. Oh. Ma-happy na ako doon kung maka 3 million. Pero sa ngayon, mga 2 million lang yun eh. Ang total namin ngayon, sir, is 3,222,000 pa lang nag-registro. Okay. So, kung titingnan mo ang total, dapat mga 8 million ang mag-registro. Okay. So, isa lang ang dahilan natin kaya mabagal. Dahil doon sa, ang tatatakot lumabas pa rin ang ating mga kababayan. Oh, kaya kailangan po pumasok kami sa barangay. Yun. Pupunta na niyo. Hindi kayo makakapasok kung hindi kayo bakunado. Natatakot kayo, yung mga tao. Pwede naman po. Meron naman po nagdi-dare talaga dito. Kaya sa Negros Occidental, where I am now, yung mga very low incidence ng COVID, matapang yung election officer, papasukin talaga nila. Nako. Pero unlucky naman ang taas risk, naman ng risk. Yun, may lalo risk. Na wala na hospital. Oo. Ay kayo naman eh, wala naman kayong PPE. Ha? Wala, wala kayong face mask. PPE. Oh. Mask lang po amin. Saka kaya shield, nga, baka face mask lang. Okay. Eh, importante lang po kasi itong, alam mo kung hindi lang presidential election ito, hindi ako talaga nang magkakampanya for registration. Pero, maaari po, sir, pakisabi sa mga organizations, mga JCs, Rotary, mga Soroptimist, Sonta, lahat na po. Mag-ano na po kayo, mag-network na kayo para makatulong kayo sa registration. For example po, mayroon akong kilalang isang young person, kama niya nanay niya. Namimigay po sila ng mask saka ballpen dun sa labas ng Comelec. Uy, okay yun. Mag-registro lang po kayo, bibigyan po nila kayo ng ballpen, mask, kung ano-ano na lang para lang makatulong sila. So yung civic-mindedness ng tao saka love for their country, lumalabas naman po talaga, kaya lang nakakatakot po talaga itong COVID. So nang humingi na rin kayo ng tulong tungkol sa mga organisasyon, ano, malalong-lalong malalaki organisasyon? Opo, mag-coalition na po kayo dyan, magsama-sama kayo dyan. You find out kung anong araw kayo pwede. Kunyari, ang Rotary, ganitong araw, o di yung Jesus, ganitong araw naman. Alam mo, ang dami niyo pwedeng gawin, lalo na kung na-vaccinate na kayo, di ba? Opo. Although, siyempre, kahit na-vaccinate kayo, dapat nagmamask pa rin kayo at nagsishield. Uh-huh. Nangingat pa rin kayo, pero yung risk po ninyo mababa na. Pinapasok ko ba ninyo, halimbawa, malima sa mga barangay, no? Yung mga malalaking subdivision? Eh, kung part po sila ng barangay, bakit po hindi? Okay. Pwede po talaga eh. Uh-huh. Basta bakunahan nyo lang po ang mga tao namin. Ngayon po, like Cagayan de Oro, ano po ba yung mga ibang bayan, magbubukas na po kami registration sa mall. Yun! Baka kasi hindi na ho kaya magdadagsaan na yung mga tao. Eh, wala nga kami mga CR dyan sa... Alam nyo, hindi naman sa ano, no? Nanawagan ako dyan sa... Biro mo yung Comelec office namin sa Manila, eh, kung hundreds ang pumila dyan, eh, saan nila magsi-CR? Diba? Naku! Problema nga ho yun, problema. Kung may mga ano pa dyan, may mga buntis pa dyan na babae. Oh, kaya kami priority talaga po, pregnant women, PWD, elderly. Uh-huh. Pero yun lang po, kailangan po namin ng tulong ng LGU talaga. Sige po, sana makarating ating panawagan sa mga LGUs para sa ganun mapabilis na. Sa mga ano po, mga civic organization, oriented groups. Oo. Ngayon nila ilabas ang love for country nila. Yung sa registration sa mga mall, saan galing yung idea? Sino nag-offer? Dati na po namin ginagawa yun. Okay. Kasi alam na nila magdadagsaan na. Discarte na nga lang ho ng mga election officers yun eh. Okay. Pero meron kaming kontrata na ang security ng aming mga gamit ay amin. Hindi pwedeng itulungan lang nila kami pero... Nobody touches our things. Diba? Correct. Opo. Oo, okay. Hindi pwede. Kasi yan eh. Opo. Mahirap na, di ba? Oo. Saka, alam nyo ba kung gaano kahirap yan? Magbabalot sila ng mga boat count, ng mga laptop, ng mga papel. Dadali nila sa mall. Mag-unpack sila.
mag-register sila, magbabalot po sila uli, gabi na, o babalik nila sa Comelec office. The next day, mag-unpack po uli sila sa mall. Kaya maawa na kayo, mag-reason na po kayo. Kailangan talaga. Bakunado na kayo. Bakunado. Okay, Commissioner, maraming salamat po. Ating ulitin na lang inyong panawagan na po. Salamat po, kabayan. Salamat po. Commissioner Rowena Guanzon ng Comelec. Ayun.